mga pre, nandito tayo ngayon sa bahay ng kaibigan kong si Padre Rinaldo Castellano. So, shout out ulit sa taong nandito. So, shout out kay Pare Crismel Balot. So, tingnan nyo pre yung environment ng kanyang breeding area ng Platinum Molly. So, yung mga kahoy na to is yung nagbibigay ng shade sa kanyang mga mollies para hindi sila tamaan ng direktang ng sunlight. So, tingnan nyo yung mga net na to. So, ito yung purpose ng net na to. Para hindi magkaroon ng access sa direct sunlight yung mga mollies. Tsaka hindi masyadong uminit yung mga tubig ng kanyang mga breeder tsaka ng mga grow out niya. So, yun mga pre, nandito yung kaibigan ko si Pare Rinaldo. So, ayan siya. So, shout out sa iyo pre. So, tara mga pre, samahan niyo ako at lilibutin natin isa-isa. So ay mga pre, magandang hapon sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So ito na yung hinihintay nyo mga pre, ito yung part 2 ng ating backyard tour kay Pare Rinaldo Castellano. So ililibot ko kayo sa kanyang breeding area ng kanyang mga mollies, ng kanyang mga guppies. So yung mga mollies niya dito is may long body, may mostly yung mga binibreed niya dito is mga balloons. So black balloon molly, chocolate molly, marble molly. So so yung mga pre, enjoy kayo at papakita ko sa inyo kung ano yung mga inalagaan niya dito. So yung mga pre, nandito si Pare Rinaldo. So ayan, ayan siya. So magpapakain tayo ng kanyang mga alaga dito. So dito na side mga pre is yung kanyang mga black balloon molly. So tingnan nyo mga meron mix. So mix na to ng round tail at lyre tail. So tingnan nyo mga pre kung gaano kalaki. Yan, tingnan nyo kung gaano kalaki. Kalalaki yung mga mollies niya dito, yung mga black mollies niya. So yung mga pre, kung nakikita nyo, so tingnan nyo kung gaano kadami yung mga fry ng black mollies niya. Yan, hanggang sila. So hanggang doon yun mga pre. So medyo marami na rin. So sabi nila yung mga black mollies daw, yung mga balloon mollies daw ay mga fry eater. So dito sinasanay niya na hindi kumain ng fry yung kanyang mga alaga. So tingnan nyo. So ito yung mga fry yung tinatawag natin na natural breeding technique. So dito natin hinahayaan lang natin yung mga breeder na lumangoy at saka maging natural sa kanila yung pagpaparami. Ito na yung mga lumba, diba nila ano? Platinum tsaka ano? White. So nandito naman pre is yung mga Platinum King Molly. Yung mga breeder na Platinum King Molly is yung nakita nyo sa kanilang bahay. So nandito na yung iba na transfer niya na. So tingnan nyo. So kasama na dito yung mga long body na black mollies. Merong tingnan nyo, merong lyre tail, merong round tail. So halo-halo na to. Ayan. Ito grow out area ko to. Pagmasa. Kaya mo na. Ayan, grow out area, pagmasa, dami nyan. So dito mga naman pre is yung mga grow out area. Area ng kanyang mga mollies. So sama-sama na to. So pagdating ng tamang panahon ay sa-sizing nyo lang. Tsaka i-segregate strain by strain. So wala namang problema. Kasi hindi naman ito nagbe-breed kasi bata pa naman. So yan, tingnan nyo kung gaano kadami. Yan, yun oh. So yun mga pre, nandun pa oh. Sobrang dami pa. Yan. Oh,
So yung mga prey dito naman is yung mga yamabuki, tsaka yung white balloon mole. So nandito sila, nagsama na sila, yung mga metallic tsaka yung mga ibang klaseng balloon niya. So nandito na yan. So tingnan nyo mga prey, yung mga fry na dun, no? So dito naman pre is yung tinatawag nating pea dart. So platinum dumbo arid tail. So isa tong strain sa gapi na napakaganda. Marami din pre yan, sama-sama yung pre. So tingnan nyo kung gaano kaganda yung gapi na to. So focus ko. Yan. So dito sila nagpaparami. Ayan, may mga fry na. So marami ng mga fry. So i-grow out na naman to sa kanyang malapad na mga concrete. So tingnan niyo mga pre. So yung mga pre, dito niya nilalagay yung kanyang mga pea dart. So ito na yung mga fry ng pea dart niya. So meron na mga juby size. So yung mga semi juby. Tsaka yung mga fry na iba. So dito nagkalat lang. Tingnan niyo. So hanggang doon yan mga pre, oh. So pinapalaki niya to. Tsaka binibenta na rin yung mga juby size. So iniipon niya para bultuhan yung pabili nito. So yung mga pre, nandito tayo ngayon sa breeding area ng kanyang platinum balloon mollies. So tingnan nyo mga pre, ipofocus ko tsaka tingnan nyo. Baka nagtataka kayo kung bakit may itim. So ganun talaga kapag nagluwa ng fry yung mga platinum balloon moly, meron talagang color gray tsaka itim. Pero sa kalaunan ay magmumult din yan tsaka magiging puti. So yun mga pre, sana nag-enjoy kayo sa pinakita kong video. So maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa channel ko. So yung mga pre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at laging nanonood ng vlog ko, so please naman po, paki-subscribe naman po. Tsaka i-click yung notification bell. So select all para updated ka sa lahat ng mga video na upload ko. So yung mga pre, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye!